Ilang araw na naman no na walang ganap dito sa ating bagong area. Yung mga alaga nating manok ay tumigil din mga itlog. Ganoon din po yung ating mga alagang pato. So yung panabong natin hindi pa rin nangingitlog. At kaninang umaga ay nagkaroon na po tayo ng isang mortality. So namatay na po yung itim. At yung isa is parang okay naman dahil kumakain naman siya. Baka sakaling makarecover dahil nga sa uminom naman siya kahapon. Yung isa kasi is hindi ko nakita kung uminom siya o hindi. Baka hindi siya nakainom kaya natuluyan na po. And dito naman sa kanilang mga kapatid, itong apat is masisigla naman sila. Balak ko na nga silang pakawalan kaya lang bibili muna tayo ng gamot pa... painom muna natin sila or purgahin muna natin sila bago natin sila ibaba. And parang babae po no itong isa at hindi po natin alam itong black. Yung nasa dulo is sure ng lalaki yon, kita naman sa palong niya at saka sa kulay niya is pula. And yung parang orange hindi pa rin sigurado. At sa mga sisiw natin ngayon, dito po tayo natutuwa sa anak ng ating, eto yung pinakamatandang inahin. So may lahi po kasi itong dongtao, na-cross po siya sa Brahma. So ang gaganda po ng mga anak niya, gaya pa rin ng dati. At titignan nyo po is talagang malalaki yung kanyang anak. Pag may naging rooster dyan is iiwanan natin dahil balak natin mag-acquire ng ibang inahin. Pangdagdag po sa ating mga breeders dito. And dito sa banda rito gusto ko na rin pong pakawalan yung inahin. Kaya lang medyo malamig ang panahon. So mag-stay muna siguro sila. Naasar lang kasi tayo no, dito sa mga inahin na to. Dahil nga kinakaykay nila yung kanilang feeder gaya nito. Tumataob siya, sayang po yung feeds. Buti na lang nandito yung ibang alaga natin. Sila po yung kumakain sa natatapon. At meron pala akong gustong idagdag dito sa ating farm or gusto ko nang gawin. Yung pabahay po ng ating mga alagang kambing gusto na po nating ipatayo dito next week. Sana gumanda na yung panahon para mabilis lang natin magawa. So final po dyan na po siguro sa taas. Bali tatanong ko na lang po kay engineer, dahil engineer po yung tawag ko sa aking tagagawa, kung saan maganda yung location na pagpupwestuhan namin sa pabahay ng kambing. So pagsasamahin muna siguro natin yung kambing sa katupa, dahil nga kukunti pa lang naman sila. And ayun, bali nadagdagan po tayo ng dalawa, sana mabuhay at nang dumami naman yung ating alaga. So ayun nga no, bali gusto ko nang madaliin ang paglipat lahat ng ating mga alaga. So gagawa na po natin ng paraan yung kambing and yung native na baboy natin is isusunod na rin po siguro natin agad at nang magsama-sama na dito. So actually yung kambing no, medyo nahirapan ako dahil nga sa nakatali sila, kailangan ko pang dalhin dito tuwing umaga at dalhin na naman doon pagkahapon. So naisipan ko po na gawin na lang talaga yung pabahay nila dito para mas malapit sa pastulan nila. Talagang time consuming po and yung area natin dyan ay medyo naka-slope talaga, mahirap umakyat at saka bumaba. At sa panahon ngayon ay napakadulas, so baka madisgrasya pa tayo. And ang balak ko po dyan no, pagka nakaluwag-luwag, babakuran po natin yung pastulan nila para malinis kahit dyan sa taas. At nang makapag-focus din tayo dito sa isang area na lang. So pupunta siguro tayo sa may bandang harapan pagka maglilinis na lang tayo or mag-grass cutter para ma-maintain naman doon yung kalinisan din. And sa ngayon is magpapakain muna tayo at maingay na tong ating mga sisiw. So may napapansin po ako dito sa ating mga sisiw no, hindi po maganda yung kanilang kalagayan ngayon. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang lamig. Medyo mahaba po yung pakpak nila at medyo payat sila. So kailangan po nating magbigay ng gamot sa kanila palagi hanggang sa sila po ay gumanda yung pangangatawan. So ang alam ko yan, kulang sa
kulang sa init, kaya ganyan sila, nalalamigan siguro sila. But itong mga ano natin na una is okay, okay naman na sila, magaganda. So, ang ganda nito, oh, ang laki. So rooster siguro yon. Tapos yung dalawang itim is parang babae, so hindi pa natin alam. At talagang mag-iwan po tayo dyan ng lalaki para gawing pang breeder. So mag-acquire na lang tayo ng ibang inahin para naman i-breed sa kanya. And itong mga nakagala ay ikukulong na rin po natin yung mga yan dahil nga sa hindi makalaki yung ating mga tanim. So yung mga talong natin dyan ang gaganda, pero ang alam kong may sala is itong ating mga Muscovy ducks. So gusto ko na rin po silang ikulong. At hindi po tayo maperwisyo sa ating mga tanim dito. Ano, ang gaganda po ng ating mga inahin. So ito po yung mga Brahma natin. Kaya lang mistiso kasi, no, sayang. As ito. So actually malapit na pong mahitlog itong mga to. Tingnan nyo yung mukha ng isa po lang kulan, ha. And ayun, magpapakain muna tayo dahil nga alas tres na naman. At babalik po tayo sa may harapan ng farm para mag-ano po ulit, ituloy po yung pag-grass cutter natin doon at nang matapos na natin at makapag-focus ulit tayo dito sa likod. Isa po yun, no, sa nagpapabagal sa ating mga gawain sa farm natin dahil nga hindi po tayo makapag-focus sa isang area lang. Palipat-lipat po tayo. Kaya gusto ko na talagang mailipat dito para naman isahan na lang po yung ating tratrabahuin. At yung pagpapakain din, nandun yung mga baboy, yung ibang Muscovy ducks. Tapos magpapakain din tayo dito. So sobrang aksayado po sa oras.